may bago na po mga kababayan na Executive Secretary, si retired Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin. Yun na ngayon ang bagong Executive Secretary at pinasumpa na ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kani-ganina lang po. Ayan. So, may kapalit na po mga kababayan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. So, Press Secretary Trixie Cruz Angeles announced Bersamin's new designation and a message sent to reporters. After mga kababayan na magsumpa, kani-kanina lang bilang bagong Executive Secretary, the former Chief Justice is expected to bring almost 20 years of expertise and experience in the judiciary, including over 10 years sa Supreme Court mismo, to the new administration of President Bongbong Marcos. He was appointed Associate Justice sa Supreme Court from 2009 to 2018, and Chief Magistrate in November 2018 after na si dating Presidente Ferdinand, dating Presidente Rodrigo Duterte, inappoint po siya bilang Chief Magistrate po, Supreme Court Chief Justice. So, yan po ang background niya. And after na siya mag-retire from the service, si President Digong inappoint din siya, si Bersamin, as chairperson ng Government Service Insurance System. So, mayroon na po tayong tinatawag uli na Little President. Si Bersamin po hails from Abra, taga Abra, Northern Luzon. Siyempre, yung mga dilawan may masamang sinasabi agad. What? Sabi ng isang dilawan, mga kababayan at anti-Marcos, you retired as Chief Justice to be rehired to do a job as a chopping board for lame president. What a disgrace. What? Pero siyempre, mga kababayan, marami yung natuwa. Sabi ng isang netizen, congratulations, E.S. Lucas Bersamin, Abra's Pride. Mabuhay po kayo, sir. Make our country proud, sir. Wow, congrats PBBM and Lucas Bersamin. Proud Abrenios. Mas marami, mga kababayan, ang natutuwa. Congratulations po to our new Executive Secretary Lucas Bersamin. May God continue to bless you with better health, more strength, and wisdom. Mabuhay po kayo. Sabi ng isa pa mga kababayan, congratulations former Chief Justice and now appointed Executive Secretary Lucas Bersamin. All the best. Congratulations to the former Vice President and now the President of the Philippines, Ferdinand Bongbong Marcos, and to the new Vice President Sara Duterte, inubos na niya. Bring back martial law if needed to make the Philippines a safer place again to live in for the law-abiding and peace-loving Filipinos and for the country to quickly recover from the destruction brought about by the so-called mini-EDSA revolution orchestrated by the Yellow Brigade foreigners, leftist, communist, unfaithful partisan Catholic priests, lawbreakers, and some greedy oligarchs to grab power, which was found to be just a total scam. Pakulong ulit mga pinalaya ni Kurikong at mga nanggugulo ngayon.
Mahaba-haba yung ganyang kuminto, mga kababayan. So, napakaraming congratulations po dito. Ayan ang naging pahayag ng mga maraming netizens sa appointment ni Bersamin as the new executive secretary. Ngayon, sabak agad si bagong executive secretary Lucas Bersamin sa cabinet meeting po. Ngayon lang po siya. Sabi rito, at the moment, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. leads today's cabinet meeting. Newly sworn Executive Secretary Lucas Bersamin in attendance. Ayan na po siya. Katabi mismo ng ating Pangulo si Bersamin. Ayan po siya. Ayos na. Mga kababayan, so kailangan talaga na mag-meeting para tuloy-tuloy na masustain yung mga nasimulan na trabaho after yung ating Pangulo, mga kababayan, ay makabalik galing sa kanyang successful US trip. And isa pa, siyempre, yung mga dapat gawin kailangan na para sa rehabilitation, siyempre, sa pagtama ng malakas na bagyong si Carding. So, ganon mga kababayan, sabak agad sa trabaho yung ating Pangulo. So, with that, mga kababayan, paya ngayon yung mga hitters, lalo na yung mga laos na artista, at saka dilawang media. What? Pagitan niya, Mr. Maravillas. Ito kasi si si Leia Navarro, yung singer na si Leia Navarro. Sa pagkawala ni PBBM, he is planning his next tipar. What? Kailan nawala yung ating Pangulo? Diba? Hindi nawawala yung Pangulo. Kayo yung nawawala sa inyong sarili. Dahil sa pagiging ampalaya ninyo, nawawala na kayo sa inyong tamang pag-iisip. Yan ang totoo niyan. Hanap kayo ng hanap sa Pangulo. Nag-trending sa social media ang nasa ng Pangulo. What? kayo man lang yung nagpa-trending niyan. Sa gitna ng pananalasa ng bagyong Carding sa bansa, sa gitna ng pagkawala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mata ng publiko. What? This is fake news. Never na nawala yung ating Pangulo. Paka pagdating na pagdating niya, pinulong niya agad yung kanyang mga cabinet members. Hindi lang tulad kasi ng idol ninyong si Santa Mama, ang hilig magpa-picture. Ngayon nga yung napaka kakarampot na donation, ang daming pictures. Yung mainstream media cover agad. Dadalhin daw yun sa mga provinces. Isang truck dadalhin sa mga provinces na nasalanta. Kulang nga yun sa isang barangay. What? Pero sigurado mga kababayan, mga isang linggo yun, recycled yung balita. Paulit-ulit na ipapublish ng mga nasa mainstream media. Same story. Paboro baliktad lang yung pagsimula ng kwento. Huwag kami, ilan sa mga celebrities na nagbigay ng reaksyon sa pagkawala daw ng Pangulo ay ang singer na si Leia Navarro. Sa kanyang tweet sa social media, sinabi ni Navarro sa mga netizens na huwag na nilang sayangin daw ang oras nila sa pag-anap kay Marcos dahil di umano nagpaplano ito sa kanyang susunod na tipar o party. What? Yung ano-ano yung mga pinagdadaldal ninyo, baseless statements. Ayon sa kanya ay mas mainam na intindi na lang ng mga netizens ang kanilang sarili imbis na umasa kay Marcos. What?
Please don't waste your time asking nasaan ang Pangulo. He knows where he is. He is planning his next tipar. We are on our own. Re-typhoon, hashtag carding, folks. We know that what to do in most cases. Take care and be safe. Sabi po ng Laos na singer na si... na si Navarro, nagpapansin lang ito mga taong ito. Tingin naman ng mamamahayag na si Raisa Robles, ito yung dilawang ano, dilawang mamamahayag, ay pagod pa ang Pangulo dahil kagagaling lang nito sa kanyang biyahe mula sa New York. Of course, pagod yung ating Pangulo. Sino naman di mapagod sa biyaheng napakalayo yung Amerika? Ilang, kahit ka nakaupo nga lang eh. Di ba? Pag sa travel, nakakapagod. At lalo kung pagod na pagod yung utak mo. Kasi, siyempre, maraming iniisip. Di ba? Ganun yon. Pero despite that, na pagod yung Pangulo, hindi siya nag ano, hindi siya nagpabaya. Yun ang importante doon. Natutulog pa, he's on New York time pa, sabi ng mamamahayag. Ilig ninyo sa ano, sa fake news. Kaya sabi ko sa inyo, hindi naman po exclusive sa mga vloggers. May mga vloggers kasi din na talagang intentional yung pamimiki ng balita because they are funded by several politicians siguro or serving politicos. So, they are actually propagandists. Ngayon, mayroon din po sa amin, sa mainstream. Ako kasi galing akong mainstream eh. Ngayon, vlogger na po ako. At marami din po sa mainstream ang ganon. So, ito ang isa sa malinaw na halimbawa. False accusation, false statement, fake news. Samantala, sa inilabas na payag ni Marcos ay sinabi niya na siya ay nagtatrabaho sa gitna ng pananalasa ng bagyong Carding. I am in constant contact with Defense Secretary Jose Faustino, who also chairs the DRRMC and the DSWD with Secretary Erwin Tulfo, DOST, Renato Solidom. Sabi po ni President Bongbong Marcos, with that, inulan mga kababayan, kinuyog ng mga netizens, yung mga bleeding hearts na dilawan. Mamatay kayo sa inggit, sabi ng isa rito. Kumanta ka na lang, Leia. Huwag ka nang mag-comment. Nakakabwisit ka na. Sabi ng isa pa, hindi naman magaling kumanta yan. Boses matanda. Yan tuloy. Sabi ng isa pa, hi, iwan ko sa inyo. Kakaumay kayo. Masama ang sobrang inggit, nakakamatayan, tumulong na lang kayo. Gayong mga ano, mga inggitirong nasa showbiz at saka media, sumama kayo doon sa relief operation ni Santa Mama, i-cover ninyo, tutukan ninyo ang maigi. Kada galaw na mga volunteers, at saka interview ninyo ng paulit-ulit si Santa Mama para matuwa kayo. O di ba? Ganun ang gawin ninyo. I-publish ninyong paulit-ulit sa page ninyo. Sabi ng isa, kararating lang ni PBBM galing sa pag-aanap buhay para may maitulong sa mamamayang Filipino, invited na keynote speaker ng UNGA. I'm sure nakanda ang mga ahensya ng gobyerno para sa mga dapat gawin pagdating ng mga kalamidad.
Huwag literal, may mga naka-assign personnel to do the legwork. Gamitin ang utak. What can you expect to people like Leah Navarro? Kakampings to the max? Need ba talaga sa isang pangulo lumusong sa baha? Or personally help? Mag-isip nga kayo, ginagawa ba yan ng mga idol nyo noong unang panahon na sila pa ang nakaupo? Umpisa kay PRRD, ganyan na mga drama ninyo, kakaumay. Di na kayo tinabla ng iya, talo na nga mga idol ninyo, ngal-ngal pa rin kayo. Ayan po mga kababayan, yung mga reaction, nabastuloy kayo. Anyway, mga kababayan, yan man lang po ang ating mga updates ngayon. Congratulations kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.